Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. FPRRD rumesbak na. Pinakita ni FPRRD ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak na si VP Inday Sara. Sinupalpal ang mga tungreso at sitambaluslos dahil sa patuloy na paninira nila kay VP Inday Sara. Nothing beats the parents' love. Dito natin makikita kung bakit ang leadership ni FPRRD ay napakaganda at kung bakit ganun na lamang ang pagmamahal ni FPRRD sa ating bansa dahil ganun din ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. FPRRD hindi lang basta patriotic kundi family-oriented man din. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Ayon sa isang netizen, Tatay Digong at Inday Sara, tuloy lang po ang magandang gawain natin sa pag-aasenso ng Pilipinas. Siguro po pag may time kaming mag-asawa, gusto naming pumarihan sa Davao City. Gusto namin po kayong makita, Tatay. Ayon naman sa isang netizen, very well declared and imparted with what all you've said, Attorney Harry Roque. We're all out from VP Sara, even though we're from Region 1. Maraming salamat, Attorney Harry Roque. Hindi talaga ako nagkamaling iboto ka. Salamat sa pagtatanggol mo kay VP Sara. God bless po from Tagaloan, Misamis Oriental. Patungkol sa Christmas wish ng ACT teachers. Ma'am Lorraine, Miss Ina, pero ano ba? May Pasko ba yan sila? May ano Pasko pala sila? Meron kasi alam mo, ang ano sabi dyan? Yan, ito sabi. Teachers and education personnel wish. Ni teachers and education, sinasama mo pa lahat, teachers and education. Yan, ang sila si PP. ACT teachers, ayun ang linawin natin dito. ACT teachers person wish to have a new Department of Education. Secretary, this Christmas, due to what they describe as the failure of Vice President and Education Secretary Sara Duterte to address the issue within the education sector. The ACT Teachers Party List Group said on Monday, December 25. I defer to Ma'am Lorraine and Miss Ina. Ma'am, your comments. Ako muna. So, alam mo, ang ACT Teachers Party List, mga kababayan, ay creation niya na CPP, NPA, NDF. Nanggaling mismo yan sa bunganga ni Joma Sison. Agree. Na ang Alliance of Communist Teachers ay CPP, NPA, NDF. So, yung lahat ng napakaraming problema ng ating educational system, ituturo natin kay Franz Castro. No, katulad ng sinabi ni Eric kanina, ito si Pahilga. No, sumali siya sa at talagang pinaaral pala ng CPP yan na maging abogado para i-infiltrate yung judicial system natin at babuyin. Hanggang ngayon active pa yan, ma'am. Active pa. Active pa yan. Yan at ang kanilang role ay babuyin ang ating gobyerno, babuyin ang ating mga institutions. Correct. So itong si Franz Castro at ang Alliance of Communist Teachers na yan, nandyan sila hindi para maganda yung edukasyon ng mga anak natin at saka yung mga teachers. Correct. In fact, kinikikila nila yung mga teachers natin ng monthly na botaw. Yeah. Na hindi natin alam kung saan napupunta. Hindi alam natin napupunta yun sa mga NPA, sa terorismo. No? So, itong sinasabi nila, napakalaking compliment ito sa ating Vice President. Yeah. Kasi nakikita, takot na takot sila. Saan ba natatakot ang CPP, NPA, NDF? Takot na takot sila sa isang lingkod bayan na totoong naglilingkod sa Pilipinas. Yan ang totoo tungkol sa kanila. So, yeah, hindi na misteryo yung ganyang mga sinasabi ni Franz Castro. Yeah. Baka gusto niya maging sekretary. Alam niyo mangyayari sa mga anak natin pag si Franz Castro, dadamputin niya yung mga anak natin na walang paalam at ipapasok niya sa van kasama si Satur Ocampo. Katulad nung ginawa nila sa mga batang katutubo, no, na hanggang ngayon she's standing for trial at sana lumabas na yung desisyon. Correct. Para we will see her behind bars where she belongs. Agree. Miss Ina, thank you Ma'am Lorraine sa napakalinaw mong editorial commentary patungkol sa usapin na pinapatanggal nila si Inday Sara Duterte. Sabi nga, as Vice President Sara Duterte must be doing her job really well as Education Secretary para ganyan ang hiling nitong mga komunistang teroristang grupo na kanina na una nating natalakay, no?
I'm sorry. Una na nating natalakay yung influence no sa mga kabataan kasi yung simula sa EGP. And gusto ko lang ding balikan ito. Go ahead. Dahil si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary, napakalinaw ng kanyang direksyon na tigilan na at tuldukan na itong NPA recruitment sa hanin ng mga kabataan. At yun yung gusto kasing ano eh, di ba? We always say this na itong mga komunistang terorisang grupo na kalubog dito sa sektor edukasyon, lalo na dito sa Kongreso, no, sa katauhan ni Franz Castro, ay talagang automatic yan ang lalabas sa kanilang bibig. Pero tayo, di naman na tayo ano dyan, bulag. Kaya tayo, tatawanan lang natin yan si ano, Franz Castro, ang Christmas wish lang naman namin dito, ay sana matauhan ka pa. Kung meron pang pagkakataon yan, di ba, ka Eric, di ba? I mean, naniniwala pa rin tayo na sino kahit isang katiting dyan, no, ng bahagi ng pagkatao mo, Franz Castro, eh magbalik loob ka na. Agreed. At lahat ng ginawa mo, atraso mo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga guro, sa mga kabataan, ay mabawi mo pa. Alam mo ano, Ina Franco, Eric, no? Si Vice President, di ba may mga intriga-intriga na about that unit team thing, di ba? Na may mga tao that are inuudyok siya, they're demanding na you already divide, you already umalis ka na dyan, yeah. Di ba? But she's not doing it, and my guess here is because I can see it. Eh. She really wants to fix the educational system. Our Vice President is really very passionate about our children. Nakita talaga yan, and tinitiis niya ito mga intriga na ito. Tinitiis niya yung binababoy siya ng Kongreso, no, yung that kind of treatment, because she really and truly wants to serve the Filipino people, yeah. More so our children, more so because the CPP, NPA, NDF is inside our schools. No, so we are so fortunate to have such an education secretary. Ma'am, idadagdag ko lang. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan ang CPP urban operatives like Franz Castro and ACT teachers. Hindi nyo ba nakita consistent 3 major surveys ang nagsasabi na one of the best performing cabinet members, yes, sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr., si Sara Duterte, nasa 1-2-3 top performer, most trusted, high performance, most trusted at kinikilala ng taong bayan ang kanyang ginagawa sa DepEd. Number 2, malinaw po na may dapat ipapaliwanag. At kami nga nananawagan kay Inday Sara Duterte, napakabait po ninyo, Vice President Sara Duterte, para hindi ninyo ipagpapatuloy ang investigasyon na magpapatigil sa illegal na pangungulekta ng butaw. Ni Franz Monthly Castro. Nila Franz Castro, na sa loob po ng 8 years, from 2015 to 2023, Brother Franco, ang estimated amount ay mga 50 million pesos. At walang... Sa Manila lang yon. Manila, Luzon. Luzon. At walang audit, walang report, walang expenditures, walang projects, walang benefits. Mandatory payroll deduction pa. At ang ginagamit nilang sangkalan, may CNA daw sila. Collective Negotiations Agreement sa former DepEd Secretary Liling Briones. Na pwede namang i-review. Madam Vice President, hindi po namin kayo pinangungunahan, pero ito pong sentimiento ng mga guro at mamamayan. Ipurso po natin ang investigasyon. Bakit mula 2015 hanggang 2037, Brother Franco, nasa payroll, ang deduction aabot hanggang yun, 2037. Yun, Ma'am Lorraine, mga kababayan, Miss Ina, ang butaw po ay monthly dues or forced contribution. Kahit hindi ka magkocontribute dahil hinuhugot nila sa mandatory payroll deduction, automatic nakakakuha sila taon-taon po, hindi bababa sa 10 milyones. Okay. Brother Franco. Ayun ang accomplishment ng ACT teachers, ang pangingikil. Nananawagan na pa-alisin si Day Sara. Okay, malinaw yun ha, mga kababayan. Ang accomplishment po ng ACT teachers party list, itong sinasabi ni Ka Eric, na pagkuha. Pangingikil to, Ka Eric, di ba? Malinaw ito. O sige. Ngayon, ibabalik ko ang tanong sa iyo. Ano ba ang accomplishment ng ating Vice Presidente? Ay naku, kita naman po natin. Yung pagpapagawa ng maraming classroom, I cannot count it dahil sobrang Libo. Dami ka, Eric. Libo. Tomorrow, we'll have the complete report. Ilalatag po namin ang accomplishment ng ating Vice Presidente para makita ng sambayan ng Pilipino. Pero kayo po, ano pong accomplishment ninyo? Not only that, Franco, nagbigay siya ng accountability niya kung anong ginawa niya sa pondo. Exactly, ma'am. At isa sa reason yan kung bakit kailangan ng pondo ng ating Vice Presidente. Bakit?
Eh, para sa kanila to eh. Sa CPP, NPA, NDF, ito eh. Naalala mo, kaya Frank, gustong tanggalan ng pondo ka, yung binanggit ko kanina, yes, yung pagpapalaganap ng MKLRP oh, na gustong ipatigil ni Inday Sara sa online at habulin ang mga nagre-recruit ng NPA, yan. Exactly, ka Eric. Kaya gusto nila ng tanggalan ng pondo ang ating vice-presidente dahil ang numero unong target ng ating Vice President Sara Duterte ay yung recruitment sa hanay ng kabataan. Exactly. Yun ba yung priority na sinabi-sabi mong walang priority, kailangan i-priority ng ating Vice Presidente? That's the number one priority. Na priority ng ating Vice Presidente at sinasabi mo dito, kabaliktaran. Acti-chairs. Sabi nila, gusto nila magkaroon ng bagong sekretary na ipaprioritize ang teachers at estudyante. Exactly. Bakit, hindi ba yun ang ginagawa ng ating vice presidente tapos puputulan mo ng pundo? Hindi, at saka di ba yung style ng CPP, they pretend to speak for everybody. As pero if they are. Kaya nga sila si, ano lang yan, si ano pangalan nun? Sila-sila lang yan. Sila-sila lang. Kaya si Antonio Tinio. Tinio. Kaya nga ganito eh. Kaya kinokorek natin ang kanilang pagsusulat dito, even sa pag-narrative nila, lulukoy nila mga Pilipino eh. Teachers and education personnel. Uy, tingilan nyo lang yan. Damay, dahil marami nagmamahal na mga guro sa ating business. Ang challenge nyo natin sa kanila, before kayo mag-demand ng pagpapatanggal kay Vice President Sara Duterte sa Department of Education, i-account nyo muna, tatlo. Number one, ang inyong pangungutong panguhuthot sa mga teachers na umaabot ng 50 million na ang hindi nyo ma-account. Kawawa ang mga guro until 2037, dugo at pawis ng mga guro, 2020, 50 pesos, 70 pesos, iba-ibang taripa, bakit nyo ito ipinagpapatuloy? Paliwanag nyo, wala kayong report, wala kayong expenditures. Number two, nagdo-double funding kayo. If you are building organizations of teachers, mayroon kayong party list that you can access 100 million pesos, hindi pa kasama ang inyong 30 million na mga extraordinary fund na pinapalusot nyo sa Kongreso, bakit papupundohan nyo pa ang mga teachers? Dapat may paliwanag nyo saan napupunta mga pundo nyo. Oh. Third, Brother Franco, nakasalanan nyo sa taong bayan before kayo magmagaling. Franz Castro, sagutin mo muna ang panawagan ng taong bayan. Bakit kayo nagkidnap ng mga kabataan sa talaingon? I-teacher ka pa naman, sabi mo. O bakit kayo lumabag sa mga batas at may mukha ka pang ipakita na nandyan ka sa loob ng Kongreso? You resign. Yan yung nahuli natin siya. Yes. Pero maraming siguro nagawa yun na hindi siya nahuli. Yeah. Hmm. So ito ay klarong-klaro na ang ganitong hakbang ay sinindikato. Kaya tama lang na ang inyong pangalan ay Alliance of Communist Teachers sapagkat ikaw ang nagbibigay ng kasamaan sa pangalan na yan dahil sa inyong ginagawang inustisya at mga pang-aabuso sa mga guro. Misina, alam ba ng taong bayan, mga kababayan, kung gaano kabigat ang source na ito na ginagawa ng CPP, NPA, NDF through ACT and ACT teachers sa mga gurong pampubliko? 800,000 plus ang public school teachers, elementary and high school magkano sa buong bansa. Ang nakukulektahan nila, ang ayon sa datos na hinahanap ni Vice President Sara Duterte, saan ang mga chapters ninyo? Bakit sinasabi nyo na may 300,000 na nagko-contribute ng mga gurong pampubliko at hindi alam ng mga guro na nagko-contribute pala sila? Yan. Eh kasi meron na nga tayo nagtestimonya ka, Eric. Di ba? Nagsalita sila na sila. Nila. Gusto na nilang itigil pero patuloy pa rin. Yes. Yes. Patuloy pa rin ang pagkuha sa kanilang how much percent na... Mayroong 25 pesos, 20, may 50, may 70 pesos. Kaya sabi ni Inday Sara Duterte, imbestigahan ito. Ayun ang imbestigahan. At dapat ipatigil ito. At ito yung gusto kong isa pa sinasabi nila dito. Also, at the heart of teachers, which is raising the wages of teachers and non-teaching personnel according to ACT Teachers. As it noted how over 90% of public school teachers do not make a living wages despite being overworked. Bakit hindi nyo itanong yan sa sarili ninyo? At bakit hindi nila i-demand yan sa Presidente? Tsaka sabay kaltas. Tapos si Speaker Martin Romualdez. Sinabi nila dito, diba, yung... Sara Duterte is not the President. She's not also the head of Congress na nanggagaling ang budget. Hindi ba you are just making an issue para atakihin siya? Lang. Why did you not demand it? Bakit niyo dinimanda yan at itinulak sa inyong kaburks na si Speaker Martin Romualdez na palakihin ang pundo at sahod ng mga guro? Bakit niyo ginawa? And why are you not demanding it from the president who is the head of the government? May comment. And they pretend that they care so much for the financial security of our teachers. Pero so ganito, tigilan nyo yung pangingikil niyo, pag-extort nyo, yung butaw na yan. That's my point. Sinasabi mo, hirap na ang mga guro.
na makakuha ng sweldo. Kikikilan mo ba? Eh wala kayong pinagkaiba sa NPA na nasa kabundukan. Di ba ka, Eric? Kasi nang pinagkaiba na yung mga tao sa mga farmers natin, mga peasants natin doon, wala nang kapera-pera, tututukan mo pa ng baril para kikilan mo. Exactly. Kaya kahapon, sinilibrate nila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas ang anibersaryo ng CPP, ng Communist Party of the Philippines. Kaya, ang ibig sabihin niyan, pag may partido, may partida. But I could not see them go back in shambles. So I insisted on my daughter, kasi kaya niya. Makita mo si Rip binubog. Where can you find Mayor mauling a sirip in front of everybody on TV? Talagang ano yan si Inday? Be careful with that woman. She can oust even a speaker. She operated in Davao. Babae ito ha. She operated in Davao as mayor. Tira mo nangyari sa Congress. O di, natanggal si... For one simple, maybe, si Bebot naman, he's a close friend of mine. I will support him. Pero siguro, I can also impeach him, referring to me. Para sa atin, wala yan. Maliwala yung politiko. No, bakit mo ako impeach? Kaibigan tayo. That's the usual answer. You banter around, but you know, siguro, anak, lalo na ito, bantay kayo dito. Nung narinig yun, siguro sabi niya, bakit mo ganun ng tao? Pero ha, ito po, kapag talagang isusulong nyo ang pagkawatak-watak, magdidesisyon ng Pilipino, sino ang mas karapat dapat na mamuno doon sa pinagsasabong ninyong mga leader. At huwag kayong magsigurado na ang manok ninyo ang pipiliin ng mas nakakarami dahil kung titignan natin ang resulta ng eleksyon, hindi po totoo na mas maraming sumuporta sa manok ninyo. Pero ayaw po mangyari yan ni VP Sara. Hanggang ngayon po si VP Sara naninindigan sa pagkakaisa. Bakit? Unang-una, kung ginusto niya, kung siya'y gahaman lamang sa kapangyarihan, presidente po ngayon si Inday Sara Duterte kung siya ay tumakbo ng presidente dahil lahat ng survey ng mga panahon na yon ay nagpakita na napakalaki ng kanyang lamang kahit sino sa kalaban. Siyempre, hindi lang siya popular on her own behalf. Ang ama niya ay nakaupong presidente kung binuhos ng ama niya ang lahat ng resources para sa kanyang pa-eleksyon, para siya ay mahalal bilang presidente. Walang kaduda-duda. Presidente ngayon, si Inday Sara Duterte. Attorney, hindi lamang si Ka-Eric yung naging source natin na tungkol dito sa plano nga ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte dahil mismo yung mga makakaliwang grupo, mga kongresista, mismong may plano o may balak na patalsikin ang Vice Presidente dahil sa issue doon nga sa paggamit ng 125 million pesos na confidential funds na noong 2022 without congressional authorization. Doon pa, may plano na ang Makabayan Block. Well, ang aking mensahe dyan sa mga nagpaplano ng impeachment, hello! Kung i-impeach mo ang nagtanggap, bakit hindi nyo i-impeach ang nagbigay? Dahil kung wala naman nagbigay, walang natanggap. Hello! Pero alam nyo, ang mabuting balita, bagamat desidido na ang Kamara, di umano, kasama rin si Speaker Romualdez na isulong itong impeachment na ito para talagang matuldukan na ang mga Duterte, nag-aantay naman daw sila ng basbas kay Presidente. At talaga namang naniniwala ako na kinakailangan ngayon, basagin na ni PBBM ang kanyang katahimikan. Sa kauna-una ng pagkakataon, ito po, meron akong aaminin. Nung panahon po ni dating Presidente Duterte, meron din nagnanais na i-impeach si Lenny Robredo. At siyempre, alam naman nila na hindi naman susulong yung impeachment na yan kung wala rin basbas ng ulo ng presidente. Ano naging desisyon ni Presidente Duterte? Bakit nyo i-impeach? Siya ba ay isang banta sa ating administrasyon? Kaya wala pong nangyari dun. Pero nakasulat na po ang impeachment labang kay Lenny Robredo. Pero ang sagot ni dating Presidente PRRD,
para kay? Hindi naman ako natatakot sa kanya. Hindi ko naman siya kinukonsiderang banta. Bakit kinakailangan i-impeach? Hayaan mo siya dyan. Wala naman naniniwala sa kanya eh. At meron nga bang naniwala sa 6 na taon na walang tigil na pagbatikos ni Leni Robredo kay dating Presidente Duterte? Wala. Dahil ngayon, maniwala kayo't hindi, tanggapin o hindi, sang-ayon sa survey, pinakamahal na presidente pa rin ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, yan pong mabuting balita. At least malalaman natin sa pula sa puti ano ngayon ang paninindigan ni PBBM pagdating dito sa impeachment na ito. Ang mga kongresista, alam ko po yan, galing ako dyan eh, hindi yan susuporta sa impeachment na alam nila na tutol ang presidente. Yung aking karanasan, kaming dalawa lang ni Cebu Governor Gwen Garcia kasama si Bumble Tolentino ang nagsulong ng impeachment laban kay Andres Bautista. At kami po ngayon, fully vindicated dahil pinananagot ngayon ng mga Amerikano si Andy Bautista para sa money laundering pagtanggap ng suhol galing daw sa Smartmatic. Nandun po siya sa Amerika ngayon, nakaharap sa mga kasong yan. So, noong mga panahon na yun, nanindigan kami ni Gwen. Dalawa lang kami sa Justice Committee. Ang sabi nga namin, tatlo lang tayo na dagdag bawas pa kasi wala palang boto si Bumble Tolentino dahil di siya miyembro ng Justice Committee. Linapastangan kami ni Governor Gwen Garcia noong mga panahon na yun. Tinawag na kung ano-ano mga pangalan, sinunghalan, linait. Pero nanindigan kami, kapit-bisig kami ni BFF Gwen Garcia ko dahil naniwawala kami sa aming paninindigan na maraming pandarayang nangyari nung eleksyon. Dahilan kung bakit nanalo ang Vice President ng mga panahon na yon. Anong nangyari? Nagsalita ang Presidente. Noong mga panahon na yon, sino ang kaalyado ni Andy Bautista? Walang iba kundi ang Majority Floor Leader Rudy Fariñas, naka-eskwela niya. Pero anong nangyari? Nung nagsalita ang presidente, pinarating sa speaker, binaliktad ng plenaryo ang desisyon ng Justice Committee. So, hindi pa po tapos ang boxing. Alam ko, Panginoon ang speaker sa mga kongresista. Pero mga kongresista, tumitingila pa rin sa presidente dahil wala namang speaker na hindi binibigyan ng basbas ng presidente. At yan pong katotohanan. Pinangangalandakan nyo na lumalakas ngayon ang lakas? Hello, kailan ba ho hindi lumakas ang partido ng presidente sa Kamara? Palagi po yan, ang PDP laban, ang panahon ni dating Presidente Duterte, dadalawa lang ang PDP laban, si Speaker at saka yung isang taga Mindanao na Muslim na kongresista. Pero dahil nga nanalo si Presidente, abay, super majority rin ang PDP laban. Huwag nyong linlangin ang inyong mga sarili na ang inyong lakas ay dahil sa inyong mga sarili, ang inyong lakas dahil sa presidente. Pero ha, ito po, kapag talagang isusulong nyo ang pagkawatak-watak, magdidesisyon ng Pilipino sino ang mas karapat dapat na mamuno doon sa pinagsasabong ninyong mga leader. At huwag kayong magsigurado na ang manok ninyo ang pipiliin ng mas nakakarami. Dahil kung titignan natin ang resulta ng eleksyon, hindi po totoo na mas maraming sumuporta sa manok ninyo. Pero ayaw po mangyari yan ni VP Sara. Hanggang ngayon po si VP Sara naninindigan sa pagkakaisa. Bakit? Unang-una, kung ginusto niya, kung siya'y gahaman lamang sa kapangyarihan, presidente po ngayon si Inday Sara Duterte. Kung siya ay tumakbo ng presidente dahil lahat ng survey ng mga panahon na yon ay nagpakita na napakalaki ng kanyang lamang kahit sino sa kalaban. Siyempre, hindi lang siya popular on her own behalf. Ang ama niya ay nakaupong presidente kung binuhos ng ama niya ang lahat ng resources para sa kanyang pa-eleksyon, para siya ay mahalal bilang presidente. Walang kaduda-duda presidente ngayon si Inday Sara Duterte. Pero hindi po gahaman sa kapangyarihan si Inday Sara. Alam niya ang kinakailangan niya magpahinog. Alam niya na ang karanasan ng mayor ay hindi pa sapat para maging presidente. At alam din po niya na panahon na para magkaisa. Bagamat ang lola niya ang leader ng anti-Marcos sa Davao,
sabi niya, sige, magkaisa na tayo. At yan nga po ngayon ay kasaysayan na. Dahil nagbigay ang Inday Sara Duterte, presidente ngayon si PBBM. At kung hindi niyo po nakalimutan, nung mga panahon na nagdesisyon si BP Sara na maging vice maging vice president, hindi naman po nangangalampag ang BBBM bilang the leading contender for the presidency. Kinailangang ikampanya ng matindi ni BP Sara si PBBM. Tatapating ko po kayo. Tama po kayo, yung mga nasa kampo ni PBBM. Tayo po ay nag-PBBM dahil yung kinikilala nating leader, Inday Sara, ay binigyan ng pangalawang pagkakataon ang pangalang Marcos. Hindi po ako nag-iisa ha. Marami po talaga sumuporta kay PBBM dahil naniniwala kami na dapat bigyan ng respeto at bigyan ng tiwala ang desisyon na kinikilala nating leader. Isa na po ako doon. Huwag naman po matapos magbigay. Huwag naman po matapos kumbinsihin ni Inday Sara ang kanyang mga supporters na bigyan ng pangalawang pagkakataon ng pamilyang Marcos ay itatapo na lang na parang basura ang ating Vice President. Hindi po yan katanggap-tanggap sa ating mga mamamayan. At sana po, hindi nyo na matutunan ito sa paraan na pagsisisihan ninyo sa huli. Ayan. Ako, napakahaba. Pasensya na ha. Tama ka. Pero alam mo ngayon, miski mataas ang blood pressure ko, kontrolado naman. Dahil ngayon po ay talagang kinabukasan na ng mga anak ang nakasalalay na. Hindi na po sa akin eh. Ako 57. Tapos na ako. I'm done. I'm okay. Kunin ako ng Panginoon. Okay na po ako. Pero ayaw ko naman po na yung kinabukasan ng kabataan magkakaroon po ng peligro dahil lamang sa pagbawabatak-watak na nag-uusbong sa mga personal na ambisyon ng ilan. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!